guys, it's Kat again and welcome back to my channel. So for today's video guys, i-share ko sa inyo a little bit of tips na ginagawa ko on how I do my eyebrows. This is just a simple yet short tutorial for you guys, for those na mga beginners when it comes to doing their eyebrows. So if you want to know more about this video, just keep on watching. Before we hop in into the video, disclaimer lang guys, I'm not a professional makeup artist or wala ako sa makeup line. I'm just sharing my thoughts, my tips on how I do my eyebrows. So, let's get started. Hi guys, this is a separate video on how I do my eyebrows. And for that, kailangan natin ng ito para to sa mga beginners and as in hindi talaga marunong magkilay. Ano ko lang to, not so non-pro tutorial about doing your eyebrow. So, kuha lang kayo ng paper and pen. Since hindi kayo marunong gumawa ng kilay nyo, why not na mag-drawing muna kayo kung ano yung gusto nyong ma-achieve na eyebrow. So, for my eyebrow, since may shape na siya and hindi naman siya kalbo, so, kailangan lang natin lagyan ng fillings. Yung mga medyo, yan. Ito, kagaya niyan. Parang medyo manipis sa side na yan. So, let's start. So, kanta sa inyo guys, yung eyebrow. Kailangan nyo munang just imagine kung ano yung gusto nyong ma-achieve na kilay, kung ano yung babagay based sa shape ng face nyo. So, kailangan nyo munang mag-visualize kung ano ba talaga yung peg nyo, kung ano yung bagay. Yun nga, sinabi ko, yung bagay sa face nyo. If yung face nyo is medyo circular, kung medyo maliit yung face nyo or malapad, ganyan. So, first, yun nga, kailangan natin ng paper and then ball pen. Ang gagawin natin is mag-drawing tayo since beginner ka pa lang, hindi ka marunong mag-makeup. So, i-push mo na ang pag-drawing. Gaya nga ng sinabi ko, imaginein mo kung ano yung peg mong kilay. So, syempre, ang una mong gagawin is mag-start ka muna dito sa, for example, ito yung mata mo. Lipat ko kayo. Yan. So, pasensya na sa aking scratch paper. So, for example, ito yung mata mo. Yan. Big eyes. So, pasensya lang, hindi masyadong matang mag-drawing. Yan. So, usual guys na shape ng kilay mo is ganito. Dito man. Is ganito. Yan. Dito, makapal siya sa area na to. And then, from here, medyo ninipis na siya dito sa dulo. So, ang gagawin natin is ganon. Kasi yun talaga yung mga, kumbaga, standard na hitsura ng kilay. So, ganyan, guys. And then, pag-ano tayo. So, yan. So, kung yan yung buhok lang yan. So, yan, guys. Kilay. So, from this, pwede ka nang mag-start na gawin mo yung sarili mong kilay. Basta alam mo lang at alam mong imaginein kung ano ba yung peg mo or kung ano ba yung babagay. Depends on the shape of your face, kung yun nga, kung malaki or maliit. So, meron din mga kilay na yung parang straight. Ganyan. And merong mga kilay na paas. Punta tayo sa kabilang page para mas ma-appreciate niyo guys. Ito, very, very simple tutorial lang to. Naisip ko lang na why not i-drawing ko since ang pagkikilay is like pag-drawing mo rin sa face mo. So, merong straight na kilay. Yan. And then, merong pataas na kilay. And then, meron namang yung ang mga gusto nilang kilay is, yan, para siyang pa-curve lang. Ano pa ba mga kilay?
Meron namang mga bet nila is yung mga, yung super ninipis lang na kilay. Yung, yan, ganyan lang. Diba? Let's face it, meron mga taong gusto yung ganyan. Ito straight, ito parang sa Korean eyebrows. Tas ito yung medyo, pag mga wedding, medyo mataray na kilay. Ito, medyo parang pabida na kilay. Kung ito, kontrabida, may bida. And then, ito, guhit na kilay. Ano pa ba ang mga types ng eyebrows? So, ayan guys. Ito lang yung ma-share ko kasi ito yan lang yung mga usual na nakikita natin na mga eyebrows. So, for my eyebrows, ang gagawin ko is ganito. Ito. Pero hindi naman super ganyang kataas. So, let's move on sa ating video. You go guys, napakita ko na sa inyo yung mga types ng kilay na alam ko. And para mas matuto kayo, i-practice nyo lang nang i-practice yung pagdodrawing ng kilay sa paper. So let's start na. Ang una kong gagawin sa kilay ko is lang ito kayo guys. I have here mirror. Yan. So nakikita nyo, hindi ko pa ito na-shave kasi naubos na lagay yung bala niya. So mapalit na tayo ng ibang. Tayo ng ibang ito. Ito nabili ko lang siya sa Shopee. Ganda siya. Tignan nyo, ubos na siya. Chineng! Ayan na lang guys. So. Anyway. So gamit tayo ng spoolie. Ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang kilay ko. Kakabayik kayo lalo tayo. Yan. So, ang ginagawa ko is, i-fill in ko muna yung labas. Parang iti-trace ba ganyan? So, fill in ko muna. And then, dito sa lower part. Yeah. So, makikita nyo, nag-extend lang ako dyan. So, yan, makikita nyo lang kung paano ko fill in yung kilay ko. So, pag mag-i-stroke pala kayo guys, para hindi siya masyadong mukhang bruha, light na strokes lang here and then dito, medyo harder lang, pero a bit harder lang, not super hard. So, light strokes lang. Itong nabili ko na to para siyang clay. Para siyang moist something. So, yan. And then, gagamit kayo ng spoolie para yung product nyo here, pupunta siya dito. So, ganyan lang. Ito ako lang to kung paano ko ginagawa yung aking eyebrows. So, ganyan lang. Yan. Oh, diba? Wow! So, next, yung pala naman. Ganun din, same process. Itrace nyo lang. And then this. Yan, ano, kita nyo may trace siya. So, yan, ikamit niya. So, lalim pala. Tignan natin yung mga bold part. Mga bold part. There. Yan, and then, gamit tayo ng spoolie. So, yan. So, pakita ko sa inyo, guys. So, ito na yung kilay ko. Wait. Since hindi na ito masyadong gumagana, gamit tayo ng powder. Pwede rin yung ganito, contour powder. Pwede mo siyang i-fill in as your eyebrows. And also, pwede din na... And ito, yung pang-eyebrows talaga. So, gamit lang tayo yan. So, ito lang yung brush na ginagamit ko guys. Yan. Iti-discuss ko din lang sa inyo, guys, next vlog ko, yung mga types ng brushes. So, super na-enjoy ko talaga ang pag-makeup. So, fill in lang natin. Ito, kung makikita nyo, meron siyang parang wax type and then powdery type. So, fill in the blanks. Fill in lang natin, guys, yung parang sa tingin natin may mga blank spot. Yan. So, next, light lang kasi pag yung kilay mo is masyadong matapang yung pagkakalagay mo ng product, is magmumukha ka ng Bruhilda. So, ito pa pala, isa pang tips.
ibabagay nyo rin yung shade ng inyong kilay sa shade ng inyong hair. So, your hair is gray. Siguro, meron din kasi mga shades ng eyebrows na medyo grayish. So, I suggest na yun yung gamitin nyo. But ito, since brown yung hair ko, yan, brown lang din yung nilagay kong color ng product for my eyebrows. And then, next, ito, super tagal na nito. So, makikita nyo, wala talaga siyang laman. Paubos na. Eh, since hindi naman tayo lumalabas, nandito lang tayo sa house. So, okay lang yan. Sa-idin lang natin. Tinan nyo guys, super dumi na yan. Kasi ito talaga yung pinaka-favorite ko na eyebrow na... Ano to? Eyebrow mascara. Okay, ito. So, makikita nyo, yan. Spoolie din to. Yan. Gaganyan nyo lang siya. Ako, kung paano ko siya nilalagay is, dito lang sa middle part. Kasi pag dito, pangit na siya para na siyang mag-dark lalo. And then, the other way around. There! Okay na yung kilay natin. Pakita ko sa inyo guys na malapit. There you go guys! Makikita nyo na yung finished product kung paano ko ginagawa ang aking eyebrows. So, ganyan lang siya guys. Yan. And then this one. Diba? Ang ganda. Ganyan lang. So, practice-practice lang kayo guys. Kung gusto nyong ma-achieve yung bet nyo na shape ng kilay. But ang tips ko, pag gumagawa ka ng kilay or whenever you're doing your eyebrow, is number one, find the right color of the eyebrow pencil you are going to use depending on the color of your hair. Kagaya nga na sinabi ko, if your hair is like, ito kagaya sa akin, brown, so choose the color brown. If your hair is black, pwede naman ang, siguro black na rin lang rin yung piliin nyo. If your hair is gray naman, meron namang mga eyebrow pencil colors na parang gray din. And number two, bago kayo mag-start na gawin yung inyong eyebrows, is mag-practice muna kayo ng perfect shape depends on your face. So, kagaya nga ng shinare ko kanina, ito. Meron kasi yan, ganyan, mga iba't ibang shape ng eyebrows. So, pwede nyo siyang i-practice kasi yun nga, sabi ko nga, is yung face natin para lang din siyang blank paper. So, kukulayin mo lang siya. It depends on your mood kung ano yung gusto nyong color. And number three, pag mag-start na kayo na gumawa ng inyong eyebrows is, ito sa akin lang to ha, suggestion ko lang to. Iti-trace nyo muna siya here. I-trace nyo muna dito sa lower and upper part of your eyebrows. Kasi once na na-trace nyo na, alam nyo na yung susundan nyo kung paano nyo i-fill in yung mga blank spot on your eyebrows. So, color-color ka lang dyan. And then, number four, find the right product for your eyebrows. Like, if gusto nyo, kung saan kayo mas comfortable. If you prefer pencil, powder, or meron ring liquid. Pili lang kayo kung ano yung, kasi meron kasing masanay sa liquid, or merong masanay sa powder, masanay sa ganito, sa pencil. Ako, sanay ako sa pencil talaga ito. Retractable talaga yung ginagamit ko ever since. Yan. Ito maganda to guys kasi retractable siya. And then ito, rotating eyebrows. So yun guys, tatapusin ko lang itong look ko na to and I'll be right back. Bye! So there you have it guys. Sana meron kayong mga kahit mga konting tips na natutunan sa mga shinare ko kung paano nyo, on how you can do your eyebrows by yourself. So just ano lang, be confident lang kung paano nyo siya gagawin. Hope you enjoy watching this video. Don't forget to like, comment, share, and click that red button to be part of my fan club. Also guys, don't forget to ring the bell para lagi kong updated sa aking mga videos. See you in my next